Yun, so welcome back sa ating YouTube channel mga classmate, no. So matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video dahil medyo naging busy tayo, no. So mapapansin niyo dito sa hood natin, yan, no. May mga talsik ng langis. Yan. So syempre, yung langis na yan dito nang gagaling, no. Sa belt, kumbaga parang tinatapon niya. So, ang kailangan nating gawin ngayon mga classmate is alamin natin kung saan nanggagaling yung leak, mga possible ano niya is yung mga oil seals niyan or sa ilalim ng oil pan natin, kasi nakikita natin basa din yung sa may oil pan, no. Yan, kung makikita lang natin. Yan, basa yung oil pan. And then pag-observe ko rin, kailangan ng palitan yung mga belt natin. Aircon, compressor belt, at saka yung dito sa ilalim, alternator belt, no. So, yan ang gagawin natin ngayon, mga classmate. So ito mga classmate, makikita nyo, no, may mga patak ng langis, no, kasi itong karton na to inilagay ko dun sa ilalim ng sasakyan natin for overnight. Then nakita natin yan, no, talagang nagli-leak talaga yung langis. So tip ko rin sa inyo mga classmate na pag magpapabaklas kayo ng panggilid ng inyong sasakyan, no, tulad nito mga timing belts, kung ano pa mang components na nandyan, no, para isahan na lang yung trabaho since babaklasin din naman ito. Okay, babaklasin din naman to. So lahat ng oil seals dyan papalitan na rin natin, no. So ito, meron akong overhauling kit or overhauling gasket, tawag nila dito, no. So dito kasi andyan na lahat ng kailangan nyo. Okay, ang hindi lang kasama dito ay ito. Yan, timing belt. So original Mitsubishi. So kasi ang huwag niyo na i-sacrifice na kumuha kayo ng mura or kung saan kayo makakatipid, no, kasi very vital part to sa ating sasakyan, timing belt, kasi alam natin 'yan. Kahit pa yan ay bago, okay? Pero kung hindi naman maganda yung brand or sa hindi naman inaasahan biglang maputol, no? Maraming pwedeng mangyari sa makina. Bukod sa tumiri ka na, yung piston tsaka yung barbula mo pwede magtukod, pwede pa mabutas, no. So, ang una natin gagawin ngayon, mga classmate, babaklasin natin yung belt ng aircon. So para ma para mabaklas natin 'yan, no, since ito kasi may tension 'yan, no. So hindi mo basta-basta siya matatanggal. Okay. So ito itong nito, 'yan yung screw na 'yan, okay? 'Yan yung humihila dito sa tensioner ng ating aircon belt. So gagawin lang natin ito pa kung makikita niyo, no. 'Yan, zoom natin kung kaya. 'Yan. Ito. Yan. Luwagan natin yan ng konti. Tapos adjust natin dito. Yan. So, itong screw na yan. Para lumuwag yung tension ng belt. Para matanggal na natin. Mismong tensioner pulley niya. So yan, pwede nyo na, dahil maluwag na yan, pwede nyo tanggalin yung belt ng aircon. Yan. Kung papansin nyo,
may mga lamat na rin siya. Focus lang natin ang camera. Yan o. Mga lamat na siya. Kaya mapapansin nyo, hindi na rin pantay. Okay, ito pa yung worst. Bumuka na. Yan, bumuka na siya. Kung sakali na ano, nagda-drive kayo, tapos ito yung maputol, no? So, hindi naman kititirik. Okay? Ang mangyari lang, syempre, yung compressor nyo, aircon compressor, hindi na magbobomba. Okay, kasi wala na yung belt niya. So, mangyari lang, mawala lang ng lamig. Pero, yung sasakyan nyo, hindi naman siya titirek, no? So, isa rin tong dahilan kung bakit minsan yung aircon natin is mahina. Okay, dahil dito, it's either yung belt nyo is kulang sa tension or nag-i-slide na siya. Okay. So dito naman tayo sa ating steering pump belt. So mapapansin nyo may tension din yan. So may luluwagan lang tayo itong screw sa kanan sa tensioner. Tapos itong sa kaliwa yung pivot screw para gumalaw siya back and forth, no? So luluwagan lang natin yan. Pag nawala yung tension, mabubunot na natin yung belt. Yan, so mapapansin nyo ngayon, maluwag na yung dalawang bolt natin. So yan na, gumagalaw na siya. Basta gumalaw yan, okay, pasok mo lang paloob, then mabubunot niya na yung kanyang belt. Okay, so yan. So ito na yung belt. So dito sa belt, okay. Che-check din natin kung for physical damage. So mukhang okay pa naman siya. Yung ribs niya okay pa naman. So ito hindi pa muna natin kailangan palitan, no. Tatago lang natin 'yan. Okay, mga classmeyt. Ang susunod naman natin babaklasin ay yung belt ng alternator. Okay? Katulad lang ng steering pump. Okay? Tatanggal, luluwagan lang yung dito sa may ano niya, bolt niya na sa may pivot area niya. Tapos tensioner. Ganun lang, magagalaw niyo na rin parang ganito, no. So yung ano niya, yung isa niya nandoon sa ilalim. Okay, sa ilalim. Tapos ito luluwagan ito. Ayun. Tapos luwagan nyo rin ng konti itong ano, pinaka-tensioner niya, pati itong lock niya. Okay? Pag naluwagan nyo yan, gagalaw na siya. Okay? Pag medyo nai-atras nyo na siya, mawala na yung tension, pwede nyo nang dukutin yung belt ng alternator. Okay? So yan, natanggal ko na mga classmeyt, no? Tinanggal ko na rin yung ano ito, lock sa tensioner. Yan, tinanggal ko na rin para wala nang gaano sa gabal. Tapos makikita nyo, nakabite na lang yan dahil nga meron yung katulad ng ganito, yung pivot screw nya. Then syempre pag maluwag yan, okay, gagalaw-galaw na yan, wala nang tension, pwede nyo nang bunutin tong belt. Okay, at ang belt ko ay hindi na maganda ang kondisyon. Okay. Kung mapapansin nyo, okay, bukod sa medyo ano na siya, no? Focus natin ng konti. May mga himulmul na siya. Okay, ayaw mag-focus ng camera natin, mga classmate. Yan. May mga ano na siya, oh, himulmul. Yan. Tapos kung papansin nyo yung pinaka-ribs niya, kulang-kulang na. Bungi-bungi.
Ano ba yung part na ano? Ito. Ano, wala na yung iba. Dapat apat yan eh. Okay? Tatlo na lang to. Yung iba naman, kompleto pa, pero yung mga halatadong ano na, cracks na. Yan o. Ito wala na. So, ito rin ang dahilan kung bakit minsan pag-start natin, katulad doon sa sasakyan ko, meron siyang squeaking sound. Okay? Pero mawawala din pag umiinit na yung makina. Bakit ganon? Okay, kasi syempre, habang umiinit yung belt natin, umiikot, nag-i-slide siya dahil nga mahina na yung kapit niya dahil kulang nga sa groove. Okay? Tapos, pag umiinit na, so syempre, mas makapit na siya. So, doon nawawala yung pagka-slide ng belt, yung squeaking sound nawawala. Okay? So, ito papalitan na natin yan. And then, ano mangyayari pag alternator belt ang naputol, okay, during biyahe? Mayari niyan, ang alternator mo hindi na mag-charge ng battery. Okay, so lahat ng ano mo dito, lahat ng electrical components mo dito, radyo, busina, ilaw, ECU, lahat yan patatakbuhin na ng battery. Okay, at ang battery hindi niya kaya tumakbo ng matagal. Okay, temporary storage lang ang battery. Once na nag-start tayo ng sasakyan, ang primary supply natin na nagbibigay ng kuryente sa ating sasakyan ay alternator. Okay, so pag alternator nasira or naputol ang belt, hindi agad titirek. Okay, dahil meron pang enough power si battery, pero hindi siya tatagal. Okay, so mangyayari niyan, malolobat, mamatay ang inyong sasakyan. Okay? So, kailangan lagi i-check lahat ng kondisyon ng belt. Okay? So, next naman natin gagawin is i-jack na natin yung ilalim. Okay? Ang suporta natin ngayon ay sa may oil pan, pero lalagyan natin ng kahoy na sapin. Okay? Kasi baka naman yung jack nyo, yun ang tumukod sa oil pan, mabutas. Okay? So, lalagyan natin ng suporta rin yan. Tapos, tatanggalin natin itong gulong dito sa driver side, okay, para mas ma-access natin yung gilid. Okay, kasi tatanggalin na natin itong mga components dito, inspect natin kung saan nanggagaling yung leak. Okay, and then tignan din dati ibang pyesa na kailangan i-check, dahil sabi ko nga, minsan lang kayo magbukas nito matrabaho, so gawin nyo na ng maayos. Okay, okay mga classmates, so nakapag-jack na tayo. Okay, natanggal na natin yung gulong. Makapag-jack na tayo dito. Siyempre yung gulong na tinanggal natin, lalagay natin sa ilalim bilang suporta. Tapos dito nga pala sa may oil pan, okay, sasapin na natin siya ng kahoy. Tapos i-jack natin, no? Kasi kung wala yung kahoy, maari yung jack ay tumusok mismo doon sa ating oil pan. Okay, so ngayon tinanggal ko na rin yung ano dito, may cover dito or fender dito. So, yun na siya, no? Papansin nyo, maraming ano siya, maraming leak, oh, kung mapapansin nyo doon, no? Zoom natin. Yan. So, talaga nagli-leak yung ano natin, langis. Ngayon, una natin gagawin, mga classmate, tatanggalin natin tong ano, crankshaft pulley. Pero kung mapapansin nyo, since ang pagbaklas kasi ng mga bolt, diba, is counterclockwise. Pag ito, inikot natin ng counterclockwise, ang mangyayari dyan, panoodin nyo, sumasama yung mismong pulley. Okay, so hindi natin nyo maluluwagan. So, anong pwede natin gawing ano, discarte dyan? So, bawat mekaniko, syempre, may kanya-kanyang discarte. So, ang gagawin ko, okay, dito sa ibabaw, itong bolt ng engine support, tinanggal ko. Okay? Tapos ikakalso ko lang dito. Yan. Kakalso ko lang dyan. Yan. So, pag ikot kasi nung crankshaft, syempre, sasama to, no? Camshaft. O, ito yung pipigil sa kanya. Okay? Para hindi na natin, para hindi na tuloy-tuloy na umikot yon, at para maluwagan na natin itong bolt dito.
pag natanggal na natin yung ano, yung bolt dito, no. So pwede namang bunutin natin 'to ng buo, itong crankshaft pulley, kaso kasama yung sprocket. Pero mas maganda siguro kung ano na lang, tanggalin na rin natin, no. So meron lang tong apat ulit na bolt. Tanggalin natin habang nakakalso pa yung inilagay nating bolt doon sa camshaft. Okay, kasi hindi mo na naman ulit mapipihit 'yan. Yan. Ayan, mga classmate, matanggal na nga natin at mapapansin nyo may ano talaga siya, okay, may leak. Ngayon titingnan pa natin yung sa ano nya, camshaft nya, kung mayroon ding leak ano. Okay, ang susunod naman natin ngayon gagawin, mga classmate, is tatanggalin natin itong mga ano, engine support. Okay. Bakit natin kailangan tanggalin itong engine support? Kasi sagabal siya mamaya, hindi natin itong mga tatanggal. Tapos ito kasi kailangan din tanggalin natin ito, no? Itong camshaft tawag ito, itong tornilyo sa ating camshaft, no? So para matanggal natin ito, kailangan luluwagan natin yan. So pero ito muna ang gagawin natin ngayon. Tanggalin muna natin yung engine support. Tapos huwag kayo magala kasi hindi nang babagsak yung makina nyo, dahil dun sa ilalim meron tayong sa pin na nakajack. Kaya medyo nahirapan tayo sa pagbabaklas ng engine support ng mga classmate, dahil sa ano kasi dito sa ating sasakyan, yung lock dito nakasagabal tong ating filter dryer, so yan tinanggal natin. Tapos yung lock naman dito sa kabila, ito naman nakasagabal, itong ating reservoir for steering. Okay, so kung mapapansin nyo, mga classmate, lahat ng tornilyo na tinanggal ko, binabalik ko. Yan. Kahit hindi pa natin ibalik yung mismong pyesa para dyan. Yan, tulad nya, no? Nilagay ko ulit yung mga tornilyo dyan. Okay. Tapos, dito rin, no? Yan. Kahit tatanggal na natin itong mga fender, yan, yung mga bolt, ando pa rin, binalik natin. Yan, tulad nito, lagay din natin lock para hindi natin ma-misplace. Oh, minsan kasi pag nagbabalik na tayo ng pyesa, doon natin nalalaman na ba't may sumobrang tornilyo, may sumobrang lock. Diba? So, sa ganitong paraan, maiwasan natin yan, mga classmate. Ang susunod naman natin ngayong tatanggalin is ito. Itong bolt ng camshaft. So ganoon pa rin, nakakalso pa rin yung isang tornilyo natin galing dito sa ano, engine support, no? Para hindi, para siyang magiging pakontra natin. Then iluwagan na natin to, syempre counterclockwise. So ito na yung bolt ng ating ano, camshaft. Yan. So papasin nyo,
ito yung bolt, tapos meron siyang washer. Yung washer meron ding ano yan, palatandaan, kasi meron din yung specific location, no? Hindi yan basta nakaikot kung saan, no? Meron talagang paglalagay yung butas na yan. Matanggal ko na yung lock, naluwagan ko yung belt, tapos ito siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano. Yan, yung bilog na yan. Tatama yan dito sa bilog na to, tinanggal natin kanina washer. Tapos yun naman is tatama rin dito. Ayan, may notch dyan. At kung mapapansin nyo, yan, may leak na rin yung ating camshaft. So ito, papalitan lang natin ng ano yan, oil seal, ano. Then susunod muna natin gagawin ngayon, tatanggalin natin itong pulley ng ating water pump, tapos yung lower cover, and then luluwagan na natin yung tensioner para mabunod na natin yung buong belt. Ito mga classmeyt, ito yung ano natin, water pump na natin, pulley. So meron lang yung apat na bolt. Ito siya. Ito siya. 10 mm bolt. So dali lang naman yan. Discarte nyo na lang kung paano kukontrahin, no? Kasi iikot at iikot to, no? And then na-observe ko ito kasing pulley na ito. Itong malaking pulley na ito. Ito yung connected sa ano, sa ating sa alternator. So kung napansin nyo yung alternator belt natin, since apat yung ribs nya, yung isa durog-durog, ano? So maaring ito yung dahilan. Pansin nyo ito, yung isa is medyo ano siya, bengkong. Ito yan, o, bengkong yung isang ano nya. So syempre pagdating dito, pag umikot na dito yung belt, pagdating dito masasakal siya. Tapos yun, normal na ulit yung dadaanan niya. Pagdating dito, sakal na naman. So tingnan natin kung anong pwede natin gawin para makorek natin to, no? Yan. Then ito na itsura niya pag natanggal na natin. Yan. So dito natin siya tinanggal, no, sa water pump. Yan. Ngayon tatanggal na natin tong ano, side cover. Side cover ng ating belt. Sa pagtatanggal ng ating side cover, no, meron lang yung mga 10 mm bolt dyan. Nakapalibot lang dyan. Okay. So, ano naman ito, eh? Plastic. So, madali naman tanggalin yan. 10 mm lang. Papansin nyo, talaga naliligo sa langis itong cover natin. So alamin pa natin kung saan talaga nanggagaling yung oil na yan. So ganito yung sample ng 10 mm bolt na kailangan natin tanggalin sa palibot ng side cover. So yan, makikita nyo mga classmate nung madumi. Yan. Kasi nga naman yung tumatagas na langis, okay, galing dito sa camshaft, tapos dun sa baba sa crankshaft, parang ano, ikinakalat ng sprocket pati yung belt. So yung belt na natanggal natin, ito, mapapansin nyo ano siya, malangis yung gilid nya. Kung papansin nyo, yan, malangis yung gilid nya. Ibig sabihin, babad to sa langis. At pag ikot ng langis, yun na, kinakalat nyo na yung pag ikot pala nung belt natin, kinakalat nyo na yung langis. Kaya makikita nyo dito sa hood natin yung mga talsik ng langis. Yan. So ngayon, ang gagawin nyo na lang muna, lilinisin ko yung mga pyesa na ikakabit natin, no, para ma-insure natin na magiging maganda na yung
kapit niyan. Yan, tatanggalin natin yung mga dumi niyan, mga langis. Okay. So itong mga pulley, mga classmate yan, na ano na natin yan, no? Nalinis na natin yan. Okay, para na ma-ensure natin na wala na siyang mga bakas ng langis. Okay. Ang isang pinagtataka ko ngayon, mga classmate, kung mapapansin nyo, okay, okay, ito yung ating tensioner bearing. Kung mapapansin nyo, wala siyang bolt dito. Yan. At wala ring spring na nakakabit sa kanya. Okay. So, ang parang ginawa ng dating may-ari o dating gumawa nito, dating mekaniko, ay binatak na lang, ano? Manumanong binatak yung tension bago niya hinigpitan. Pero yan po ay mali yan, mga classmate. So, ngayon, gagawin muna natin ngayon is maghahanap tayo ng ano, ng tensioner spring at yung bolt na kasama niyan. Ito mga classmate, nakabili tayo ng bolt tsaka tensioner spring galing sa ano, nagpa-parts out dito lang malapit sa amin. So ang gagawin na lang natin ngayon, lilinisin natin yan, ano? And then hanggang dito lang muna yung part 1 ng ating video. Sa part 2, tutuloy natin yung video kung saan ikakabit na natin, magpapalit tayo ng mga oil seal at magta-timing tayo ng ating makina.